naman mahina. Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumapit. Amit sa gamot. Yung mga gamot na in-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga. Pabalbas na, so nagsalita na at may mensahe na po na isa talagang nakakagimbal ito mga balbas, dahil isang himala po ang nangyayari dito dahil sa isang iglap at ay dahil nga po sa gamot ng ibang bansa ay dito gumaling na si Dr. Willie Ong. Ito po ang kanyang mensahe mga balbas. Okay, we're live. Kamusta po? Sa mga followers ko, gusto ko lang kayo batiin ngayong araw na to, October 3. Kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Bigay tayo ng health update. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titingnan nyo, parang naging normal na yung kulay ko. Kahapon, galing lang ako sa check-up sa doktor ko dito, yung Singapore doctor, si Dr. Ang Peng Tiam. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat eh. Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala nang paninilaw, wala na lahat. Wala na natitirang problema. Tapos sabi nga niya, maybe in 1 week, uulitin na yung PET scan, buong katawan, para makita kung lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari dun sa bukol, para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. Gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi nung una, nag-umpisa naman tayo ng manas na manas eh. Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time. Mga 8 hours of sleep. So, yun ang pinakamaganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat din na diet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya ng... Miracle po, isang himala po ang nangyari kay Dr. Willie Ong. Dahil lahat ng alam natin ay talagang malala na ata sa 50-50 na po ang kanyang buhay. Pero dito nga po, no? So naniwala lang po lahat talaga siya. At sa mga tulong at mga dasal siya, ibon nagpapasalamat dito, no? Dahil nga po, yung kanyang vital or, di ba, sa lahat ng mga test ay nagiging negative at naging normal na po mga balbas, no? So ito ay isa sa mga talagang himala na sinasabi niya na talagang yan po ang nakatalagang nakapagpagaling sa kanya mga balbas, no? So dito nga ay talagang binanggit din niya na kung tatakbo nga ba siya sa sunod na electoral o candidate or pagiging kumbaga isang senador, no? Dahil ito po ay kanyang napipinto at sinasabi dito na siya ay tatakbo bilang senador mga kabalbas para sa talagang gusto niya talagang makatulong sa ating mga Pinoy mga balbas. Ito pakinggan natin. Kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol eh. May cancer na siyang kalaban eh. So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very, very effective. Tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingi natin na sana hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Maraming may cancer sa atin. Diba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming mayroong mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pakiramdam. Ano? Parang normal na, hindi nyo nahalata eh. Hindi na siya halatang may sakit eh. Di ba? Nakita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Hindi na halata. Wala nang galit eh. No? Nakita mo naman nung una hanggang halos hanggang ulo yung humihilab sa akin eh. Tsaka dati hindi ka talaga makakain. Ngayon malakas na. So iba talaga, mukhang miracle. Kasi
sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo, magpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas, sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by that time, matagal pa naman yung campaign period, eh. Matagal pa naman, di ba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao, di ba? Bakit pa, ayan, tinatanong, Doc, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-e-enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Diba? Kaya huwag niyo ako pipigilin. Huwag niyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng isang buwan, isang taon, malay mo, 10 taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. Diba? Baka pag naayos to. Actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh. So, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So wag niyo po akong pigilan. Kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na kayo sa mga corrupt na politiko eh. Try naman tayo ng matino. Try it once, di ba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat. Di ba? Tama, mali, wala lang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera, ni piso, kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado? Senado is ang funding ng Senado, minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget. Minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget. Baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay medyo papapura niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka, tanga ka. Eh gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yun, di ba? Eh, gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any. Pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, paano ang bawi? Diba?
paano ba bawi? Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita may corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, syempre yung health natin, bulok naman. Alam mo gano'ng kabulok ang healthcare ng Pilipinas. Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milyan-milyan na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare na mayaman, aayusin din natin. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga. Lahat ng gamot na ini-inject sa akin. Hindi lahat pala, karamihan. Karamihan, meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, di available. So, yun lang po yung dahilan. Diba? Sasabihin, ba't pa siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Tunay naman eh. Bashing, stress, pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, huwag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, di ba? May mental health problem, ang dami nagsuicide, di ba? Stress sila. Kaya sinasabi ko, ang stress, hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede mag-cause ng cancer at ibang sakit. Para matulungan sila, ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko nga yun sa inyo eh. Kaya ko nga sinabi, para makita ng ibang tao. Okay, that's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, tunay din naman yun. Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. Hindi pa tayo 100%. Diba? Second chemo pa lang ako. Pero nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag-muscle talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man meat, basta any meat, kailangan na pampalakas. Thank you. Salamat po. Basta ako talaga 100% hindi corrupt. Pagdating doon, makikita nyo na lang. Kung gusto nyo ngayon ako magtatak-tak, magdadak-dak, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat ah. Quiet din sila lahat eh. Titira lang yan pag malapit na yung election, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Diba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko eh. Iniisip ko nga kayo eh. Ganun nga kasimple. Kaya sabi ko nga, nung malala ako bago ako mamatay, sasabihin ko. Eh ngayon mukhang di ako mamatay. Kaya huwag nyo sabihin terminally ill ako. Walang terminally ill. Ang cancer ngayon nagagamot. Isa pa pala. Ang dami ko nakakausap dito ng mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sinasabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Doc, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Yung super hirap sa atin, pagdating dito, kaya natin ayusin yan. Diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka high-end. Pag sa atin, give up na, wala namang gawa, dito kaya paggawa ng paraan. I'm not bashing anyone kasi yun talaga reality. We have to accept. Dapat tanggapin natin, may problema sa health system natin. May problema na yung nurses natin, 2 taon lang nananatili sa Pilipinas, walang sweldo, walang gamit.
Alam niyo naman ang source niyan eh. Siyempre, ninako na ng politiko, 30-40%. Yun na naman, it's still corruption on and off. Kasi you keep on voting corrupt politician. Paano gagawin natin? Di ba? Ako na nga, nagpapakamatay na nga para sa inyo. Ayaw niyo pa rin. Di, wala akong magagawa. Kung ayaw niyo, di relax lang ulit ako. Di ba? Not my choice. It's your choice. Salamat po. God bless po. Ingat po palagi. Sana laging malakas, okay? May good days, may bad days, pero parami ng parami dapat ang good days natin. Salamat po. O, isa pang panalangin na kung sana at na mawawala yung kanyang kumbaga eh, di ba? Tagal at siya na may bukol ang kanyang talagang pinagitnaan ng kanyang lungs at dito sa kanyang heart, mga kabalbas, doon nagtatago itong sarcoma. So sana ito ay mawala na, mga kabalbas, para no? So makatulong at talagang nandyan na si Dr. Willie ang Willie kung mababas na para sa atin lahat ng mga Pinoy na talagang tutulong at talagang nandun sa kanya yung kanyang pagiging isang Pinoy, mga kabalbas, at gustong makatulong at maihahon ng kahirapan ang ating bansang Pilipinas dahil na naniniwala siya na talaga dahil sa kanya at dito na ginamit at paraan para magiging isang instrumento para magiging isang senador, dahil ang alam natin na yun na halos lahat ng mga senador dito ay hindi man niya binamagit mga pangalan, pero di ba halos lahat ay may corruption dito na nakikita niya mismo sa kanyang sarili, mga kalbas.